Hello guys, what's up? Magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat dyan, mga Kakugi. Welcome po sa Kakugi TV. Ngayon guys, gawa tayo ng isang episode na naman. Ang rota natin guys is papuntang Minglanilla tayo, papuntang Tagaysay City. Tapos daanan na lang natin si B1 at saka si B2. Kung sinong hindi busy sa kanila guys, baka isama natin. Yan, as of now guys, may kinontak tayo si Boss Chris at saka si Boss Clark. Sana andyan sila ngayon guys para ma-visit natin yung mga farm nila. Pero for the meantime, hatid muna natin si Mrs. Kakugi sa kanyang office. So yun, antabayanan nyo ang buong episode guys, mga Kakugi. Samahan nyo ako. Andito na tayo sa ano, kina B1 at saka B2. Andito na tayo sa Talisay. So dinaanan natin sila guys kung sinong makasama sa atin papunta kina Boss Chris Chups. So hintayin na natin si Boss Woody guys. Boss Alan! Musta? Musta, okay. Okay na? Okay lang. No problem. Oh, mayroon gamay. Gamay. Yung sa ano mo? Sa lisensya mo? Lisensya ko. Hindi ka makasama ngayon? Hindi, may nakasama. Kaya lang sa patung kayo. Sige, shout out lang ko sa Marilim, ako pamili. Kaya may dumanhog. Alright. Kay Sabino. So yan, si Tatay Sabino. Paka may mga kabilang mga next month, kapunta kami, balik kami dyan. Next month? Nakakailang piso na pod? Hindi, namin ko ano lang ito. Ngayon, piso nung magnag na ito. Wawa. Masisiyo ah. Oo. Alright. Tsaka ano guys, si B1 pala hindi makasama ngayon, may gagawin pa siya. May ipifix pa siya yung problema niya sa kanyang lisensya. Mag-renew ng kanyang lisensya, driving license. Yun, hintayin lang natin muna si ano, si B2, si Boss Woody. Boss Woody, magandang umaga mga guys, Kakugi. At saka, kumusta sa lahat ng mga subscribers at saka mga kaibigan ko, lalo ka Boss Joey, Boss Edmond, at saka Boss Nolet, Boss Baydintor, at saka Baydipoy, at saka Boss Tabahog. Salamat para sa info mo kagabi. At sa lahat ng mga kaibigan ko, hindi ko na makaalala. Ang dadami nila. So, kita na rondo ha, Boss? Oo, kami ng dalawa lang ni Boss Joey ngayon. Kasi si Boss Joey, makuyog? Hindi po Boss guys, kasi mayroong urgent work from si Boss Joey. At si B1, hindi rin makasasama kasi may lakad siya para sa ano? Yung lisensya na yan. Lisensya sa ano? Sa office. Ay, nagpahipi. So kami lang sa? Oo, kami lang sa dalawa kay. Ako sa next tour lo sa. Sige. Okay. So guys, lakad na kami. Andito na tayo sa Minglanilla.
sa farm ni Boss Chris. So, pasok kayo guys. Siyempre, kasama natin si Boss Woody. So, ayan, nandun si Boss Chris. Oh. Boss Woody. Hello guys, dito na kami sa lugar ni Boss Chris. Yan. Pasok tayo. Sige po. Hey boss. Mayang good morning. Pasok daw tayo guys. Tara. Ya, ya. All right. Pinobre na, pinobre. Boss, may guntag ha. Si Boss Clark na ay gilakaw. Ay, busy rin ako migo rin. Oh. Good morning, good morning. May guntag. So, ito yung ano ni Boss, akong videohan doon na dali, boss ha? Oo. Before the story ha? Oo. Alright. Pagkawa sa mga bulit na kapal mo yun. Tingnan nyo guys. Ayan. Gandang backyard to guys. Okay yung area. Yan. Tapos paliko. Okay kayo boss, no? Okay kayo boss? Yung manukan mo boss, pag ganit pa lang area, no? Okay na, no? Contento na ako. Makasuod ka doon siguro mga 50, 60 ka man, no? Ah, nandito boss. No? Oo. Ilang ka manok na doon? 20. Ah, naka-cold? Naka-cold. Almost 60. Almost 60? Sakto na kayo, no? Sakto na kayo, no? Tama-tama na to sa'yo, no? Yung mga ano mo, no? Box. Ngayon guys, na-timingan tayo. Paulan-ulan dito ngayon sa lugar namin sa Cebu. So akala ko kanina diretso-diretso na yung init. Inang ibang panahon. Umuulan na. Buti na lang nakaabot tayo dito guys. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro masyado lalakas to. Kasi, hindi man masyadong madilim yung langit. Ano lang to? Parang blessing lang to, blessing. Boss, sa kami na, boss? 100. Mo-o. Mo-o, kid. Akyat tayo, guys. Kuhan mo niya akong kuhan. Muswing niya akong treehouse.
Madali siya kan? Hanging break, hanging. Okay. Yes. Uba, matunggas. Oo. Bagyo. Yan guys. Si Boss Chris Chops. Morning. Aka Chicken Joy. Ganda ng view dito guys. Morning, oh. Morning. Boss, mausta na mas yung view. Makauban, makauban. Busy. Busy guys siya. Bag orang magod siya nakatrabaho, boss? Na-hire siya ba? Okay. Plano ni Boss Joey nga, yun na lang siya mabalik sa Lengasod. So, namay nag-hire sa iyang linya nga. Isun na iyang pagka-engineer? Offshore. Offshore nga kuha, no? Yeah, gamay raman sila anak nga kuha. Nga naana nga kuha na. Dari nga Pinas. Oo. Tayar. Pero yung kuhan na pang sa Singapore, may hindi niya. Kaling area, boss, makuha pa na niya mo. Magkadaga niya mo, ano? Manok ka ni before? Ah, mo ba? Oo. Saan mo yung manok ka niya, boss? Nara, manok ka sila. Kung dili, inyo ha na? Hindi na. Wala na mo kung nagiparintahan sa owner. Ah, mo, di ay. Para diyan nga, boss. Diba? Ito, manok ka na eh. Oo, lahi sila manok ka niya. Gapuha nga, nakas babo, no? Ang balay na ko, naraman na skill lead. Ah, lagi ano na mo? Pagsakan mo, ito naman na village ha. Hmm. Munang, babi eh, tambay ko rin. Dool na kayo. Dool na kayo, uli-uli. Oo. Muli advantage rin yan ha. Dool ko. Kaya abang naman rin, boss? Kwan? 15 years. 15? Umay na lang. Ako wikuhan ba, kaya dool mo good? Hmm. Layo. Asul, ako mag-monitor. Katong ako ah, sa tayod kay 3,000 ang buwan. Yung pagbagyo, yung giguba man, undangan sa nato ni Biggie. Huwag kita yung mga piso, huwag kita yung way halin. Guys, ngayon nandito na tayo kay, ano, kay Boss Chris. Kausapin natin siya, tapos tanungin natin siya. Itong mga tanong namin guys, mga usual na tanong ko sa mga nabisita natin. Tapos, along the way, sa conversation namin, baka may maisip akong mga tanong, maitanong na lang din natin, guys. So, ayan. So, Boss Chris? Yes. Boss, una sa lahat, boss, baka may gusto kang batiin, boss. Hoy, hi sa mga member ng ABB, tsaka mga mahilig sa sabong, mga Team Buyot. Team Buyot. Good day sa lahat. Yes. Supposedly boss, sama sana kami ngayon ni ano, Boss Clark. Pero may ano siya, may kinuha siyang mga permits daw kasi may papadala siya na mga manok bukas. Businessman mo si Clark. Oo. So sabi niya, "Uy, na-timingan daw." So 'yun. Boss Chris, ano bang tunay ang pangalan mo, Boss Chris? Christopher Teopes. Ayun. So, parents ko from Mindanao, Agusan. From Agusan. Anong profession mo ngayon, boss? Graduate ako sa dentistry but focus ako sa ano, business karon for dental also. May ano ko maliit na medical company. So, nagsusupply ako ng mga dental supply sa buong Visayas and Mindanao, even Luzon. So busy ka rin, boss? Busy konti kung may ano. Kung may mga deliveries, may mga orders, no? May mga orders, yun lang ang ano, source of income. Ito, boss, itong sa business mo, boss, hindi ba nakakahadlang sa'yo itong pagmamanok mo, boss? So far, di naman kasi may scheduling naman ang mga delivery transactions. Tapos ang manokan ko, may tao naman. At same time, lapit lang sa bahay ang manokan ko, 5 minutes dito na ako. So anytime ka-travel ako, naka-check sa manok, morning or evening. So walang problema, manageable yung oras. Mm-hmm. So okay lang sa iyo, boss, ang ano, itong pagmamanok. Okay lang naman kasi konti lang yung manok natin, so hindi naman maramihan. Mm-hmm. So itong pagmamanok mo, boss, ano, nagbe-breeding ka rin? Oh, nagbe-breeding ako. Mayroon akong mga siguro 50 hens na ginamit ngayon. 50? Oo, 50. So, pag-start ng... So kasi, lahat naman, damage yung death. So, ngayon, mayroon akong mga newly hatched na mga 100 na sisiyo. Then, mayroon akong coming na nakaload ng 500. So, hopefully, marami tayong sisiyo for this next year, pang-panglaban. Mm-hmm.
Tapos nagsi-sharing ka rin, boss, nag for sale ka rin. Oh, mostly naman kasi sa akin na binibenta, sinishare natin. Oo, kasi seldom lang tayo magpapait. Kung may mga finance, pahit tayo. The rest, bahala sila namang pili. Sila namang pili. Pero sharing. Itong sa EBB, boss, Aminic Backyard Breeders, isa ka sa mga organizer niyan, di ba, boss? So, EBB is because of Boss Dong, Tung Dong, na ina-appoint ako na mag-manage sa Aminic Backyard Breeders Association. So, I'm with Clark, with Mark, Tanner, and Kent. Kent, Los Ernest, so, Boss Kent. Oh. Kami yung nagmamanage. So far, on the first leg, last year, maganda na yung takbo. And then ngayon, we started na first leg. And then hopefully March 30, 31, second leg na kami. Mm-hmm. Then maganda naman yung feedback. We have 130 to 140 entries on the first leg. Sa first leg lang yan? So 2 days, every day meron kaming 120 fights to 130. So dalawang araw yun. So maganda naman yung feedback. Because imagine mo 2-5 lang siya. Yung pot money. Pot money. And then meron ka pang 1 kina per win. And then 750 yung pa-premyo. 750,000. Oo. Isi-share nyo for 2 days. So makalaki-laki yung ano. Kasi because of Boss Dongdong na ano, na management. Tapos may trophies pa niyan, boss, no? Yes, we have trophies sa lahat ng champions, and then we have awarding after the leg. Yan. So ito, boss, sa first quarter lang ito na ano natin, promotion. So definitely by second quarter or third quarter hanggang end of the year, tuloy-tuloy nitong EBB na may ano talaga. Yes, oh, meron tayo. As long as merong mga maganda yung feedback, maraming mag-join, i-continue natin because it is for the backyard. At the same time, yung mga malalaking breeders na gusto mag-join, we can accommodate. Yan. So, tuloy-tuloy lang. So, boss, itong EBB, boss, Aminic Backyard Breeders, may nagtanong kasi na subscriber natin na mayroon ba daw itong ano, magbabanding ba daw kayo? Tulad ng IEC, WPC na banding. Meron ba, boss? May plano kayo dyan? We're planning na magbabanding, pero this year, di pa siguro. Because mostly naman, late na yung mga sisiw. Tama. So we're planning to ban next year. And EBB kasi is, we are accepting all association. Mm-hmm. So accept lang kami, na accept any ban. Local, national, accepted. Mm-hmm. And then fight all. So yun lang ang kagandahan sa EBB. So hindi mahirapan. You can join kung anong, kahit anong association kayo, galing Mindanao, pwede kayo maka-join. Tapos, boss, ang itong event natin sa Aminic, dito lang talaga ito ano, i-held sa Kalahuan, no? Kalahuan lang, boss, no? Yes, Kalahuan lang tayo. So wala tayong satellite na mga cockpit arena na pwede doon na i-held ang ano, third leg, second leg, ganyan, wala. So far Kalahuan lang tayo muna, kay mas accessible sa lahat. At the same time, safe po, no? Yes, at the same time kompleto na yung venue. Mm-hmm. So hindi na tayo maghanap ng ibang ano. Tapos online naman kayo, boss, no? So far yes, online pa rin tayo. Kahit gusto lang tayo ng minimum bid, declare lang tayo, walang problema. Pwede ka makabigay sa amin, boss, ng idea or sa iyong opinion mo regarding the mga, yung mga advantages at saka kung mayroong mga disadvantages online niya versus sa ano, sa traditional na sabong? Siguro mostly kasi nakita ko sa Facebook maraming mga against regarding online. Mm-hmm. And then meron ding iba na mas okay sa online. So it's my own prerogative na siguro mas okay ako sa online. Di siya bias because nako din rin, so some of the viewers, uy, bias, Chris, kay nasa Kalahuan. Pero for me, as a backyard, minimum lang ang bet ko, I enjoy online. Mm-hmm. Imagine mo, magpusta lang ako tuto sa manok ko, tapos mostly paderbi ng Kalahuan or online, mayroong 1,000 per win. Pero ibang derby, 2,000 per win or 3,000. So advantage sa side ko na hindi na ako mag-shell out money para sa akong mga boys.
Yun na, ang target ko sa mga boys, dapat magpanalo tayo para mayroon lang pera. Yung so, Perwin, ibigay mo sa kanila? Yes, the Perwin, ibigay ko na sa mga boys ko. So, wala akong problema. If traditional naman ang side naman, wala namang Perwin binibigay ni traditional. Tama, tama. So, yun ang one difference nila. So, pangalawa, online, malaki yung papremyo. Imagine mo, mayroong papremyo 1 million. Yung pot money mo, 3,300. O minsan, no pot money. Papremyo 1 million. So, hindi yan mangyayari with the traditional. Tama. So, sa side ko, I go with the online. Kasi, sa, hindi naman ako magpupusta na malaki. So, for security of my boys, na meron lang mabibit-bit anytime may manalong manok, so, wala ko problema. So, yung bulsa ko, safety lang. Tama. Pero, traditional kasi, it's an old style man, old school na sabong natin, sanay na tayo. So, mas enjoy pa rin yung sigawan, yung mga kabarkada nandoon sa sabungan. So, yun lang siguro ang kagandahan. But, if tingnan mo yung malaking picture, yung difference nila, tingin ko mas ano pa rin, advantage pa rin yung sa online. Yung siguro, yung iba lang na ayaw nila, kasi malaki sila magbet. Pero sa atin na magpahit lang na magpahit, for me, okay lang sa akin yun na go with the online. Yun lang ang difference sa side ko. Oh, depende na sa inyo. Basta sa side ko lang yun. Sa iyo, boss, opinion mo lang yun, boss. Na, oh, opinion ko lang yun. Kasi na-experience mo talaga na mas maganda ang sa online kasi hindi ka na papawisan masyado kasi sa traditional kasi tapad-tapad man, di ba? Ulutan, oh, no? Oh. Tapos, may ano pa, may pabor-pabor pa, no? Mm. Kasi akala mo, maliit yung kalaban, yun pa, malaki. At the same time, timbangan pa yung always pa derby. Mm-hmm. So, hindi na stress sa'yo. Timbang mo lang yung manok mo. May tao ka doon na handler na magaling maghandulo. Wala ka na problema. Tama. Sa side ko na, busy ako, mayroon ako mga lakad, transaction. So, no need to go sabungan. Mm-hmm. Oh, as long as maganda yung performance, may video naman makikita. Tama. Oh, so, after that, makikita. Kung may mga buyer ka, makikita naman sa mga fights mo. Tama. So, yun lang ang kagandahan. Pero, depende na rin sa gobyerno kung kung ibalik nila si traditional, okay lang rin yun. Tama. Para sa atin man lahat. Mm-hmm. At saka, guys, ma-add ako. Correct me if I'm wrong, boss, ha? Yes, yes. Yung sa online kasi, guys, kadalasan, karamihan sa ating mga kababayan na OFW na nagmamanok, inilalaban nila yung manok nila, nanonood lang sa online. Tama, tapos, tama. Nakikita nila doon kung ano ang performance ng kanilang mga manok. Sa traditional kasi guys, binivideo mo lang yung laban. Hindi mo makikita live, 'di ba? Ganun. Tapos minsan pangit pa ng pagkakuha ng video. Pero whereas sa online guys, yung bang mga nagmamanok, kayo diyan guys na mga subscribers natin na mga OFW, talagang nakikita nyo live yung performance ng mga manok nyo. Tama. Di ba, boss? Tsaka nakaka-proud din kasi yung pangalan natin ang gagamitin. Tapos, everybody, lahat na naka-online, makikilala ka, di ba? Pero yung sa traditional, kung saan kayo yung cockpit arena, doon lang maririnig pangalan mo. Oh. Whereas sa online, buong Pilipinas, tsaka kahit ang sulok sa mundo, nanonood sa live, no? So, yun. Isa rin yan, guys. Tapos, baka may madagdag pa, boss? Tapos, regarding naman sa online na betting, meron naman kasing pusta na mananalo ng 110 to 120% or iba pa 150%. Oo, oh, tama. So, hindi naman always na 70% na lang yung pera na papanulunan mo. Mm-hmm. So, it's the same story lang naman regarding traditional and online. Mm-hmm. Oh, it depende lang talaga sa tao kung paano sila mag-handle or yung tao talaga na magpusta lang na magpusta, ako gusto talaga na traditional. Mm-hmm. Pero as ako na manok lang yung pinupustahan ko, so I go with the online kasi manok lang yung nilaban ko, magkara na yung pusta ko. Mm-hmm. So doon lang ako nag-i-enjoy. So yun lang. So iba-iba kasi yung ano, yung perception or pananaw ng tao. Mm-hmm. So yung iba more on breeding, yung iba more on beating or sugal or fighting. So depende sa kanila. Yan. Pero boss, in your kwan, boss, sa tingin mo, sa opinion mo, okay rin din yung traditional. For example,
may fiesta sa barangay dito, doon ihel yung sabong sa kanila, sa kanilang barangay, pang para bang back to barangay level ganyan. Okay lang yun para sa iyo, boss, mga ganun. Mabalik yung mga ganun. Sa tingin ko naman okay lang naman 'yun kasi once a year lang yun ang pista ng town or barangay. So as long as approved by the municipality or NGO, so mas okay rin yun. At least makikita rin yung mga bakit-bakit natin sa mga ano barangay. Hindi makikumpit pa rin sila. Tama, okay rin yun, walang problema. Oo. Hindi lang gawin yung weekly na talagang pangsugalan na giba, no? O, wag lang, magulo man yun. Tama. Kasi kung doon ka, walang proteksyon. Tapos, yun nga, sayang pa rin yung manok mo ha. Kung isipin mo, doon ka nagpa-fight, magpusta ka 2,000. Tapos doon, magulo, mainit. Tapos, wala pang peruin. Mm-hmm. Ipipight doon sa ano, isipin mo yung 3 wins natin dyan sa Kalahuan, 15,000 kung manalo 3. Automatic na. Automatic. Meron kang patmani 500. Meron ka pang peruin 1,000. So, all in all, you have 18,000. Tama. Sa 3 manok mo. Pag ma-champion, pag ma-3 wins ka, no? 500 lang yung pat. So, yun ang isipin mo. So, malaking diferensya ba? If enjoy ka lang doon, wala problema. So, declare mo lang yung bet. Sabi mo, 1,000, 2,000, okay naman yun. So, yun lang dapat isipin ng tao kung mag-i-enjoy ka sa pagmanok. Wala, ganun lang. So, dapat talaga na mag-upgrade din tayo, no? Sa ating pasyon. Oo, kasi kailangan natin ba na i-adapt natin. Adapt natin yung ano yung bago ngayon. Tama. Ay, yung makaluma na tradisyonal, mayroon na ngayong another option. Oo. So, pwede man natin pagsabayin yung tradisyonal at saka yung online, di ba? Pwede, pwede. Oo, kasi pero, ano naman yan eh, advantage naman sa atin yan. Tama, tama. Kasi ngayon, manok is more on competition eh. Tama. Kailangan mo na mag-alaga, kailangan mo na bigyan ng magandang ano, attention. So, wala na yung sinasabi na gilid-gilid, wala na yan. Kasi mga tao ngayon, mas bumili pa ng pins kaysa bigas. Parang si Boss Joey. Priority pa nila yung pins. Tama. Mas ano pa siya? Pero sack pa yung pins, but yung bigas per kilo lang. Per kilo lang. It's a big difference na ano yung tao ngayon. Isip na yung ano, hindi na yan. Yung sabi nila na pinakain na ng ganyan. At saka boss, nakita ko rin na ano, yung mga manok ngayon guys, ano na, hindi na yung sa amin kasi may colloquial language na yung bukot-bukot. Oh. Yun bang manok ba na Bisaya, na isang palo, 2 palo, takbuhan na. Oh. Dati guys, marami yan. Yung lalo-lalo na yung mga taga-bundok, mga ano, breeders, inaabangan niya ng mga taga-patag. O, nandiyan na yung taga-bundok, nandiyan na yung mga manok nila. Eh, may mga bigote, may ang mga manok. Yun ang inaabangan. Eh ngayon guys, nasa mga bundok, ang mas magagandang mga manok kasi nandun yung mga farm. So talagang paano na nag-a-upgrade na tayo yung mga alaga nating mga manok. Mayroon ng mga imported tapos nag-breedings na, talagang nagpropagate na yung mga magagandang manok. So ginastuhan mo yan, bumili ka ng magandang materials, eh huwag kang magtiyaga diyan sa ano sa tabi-tabi na sabong. So subukan nating pumasok sa mga ganyan na mga malalaki mga arena, cockpit arena. At saka siyempre sa online. Pero once again guys ha, hindi kami nagpo-promote ng sugal dito. Ipinapakita lang namin yung advantage at disadvantages ng online at saka sa traditional. Pero bottom line is yung industriya ng pagmamanok guys, yun ang importante. Boss, matanong ko boss. Yung pagmamanok mo boss, is it for passion or for sugal? For ano na yung manok ko, for passion lang talaga. Kasi hindi naman ako magsusugal lang malaki. So, passion, breeding, kung may mga bumibili, may share. Kung may mga gagandang papremyo, I'll fight. Ganun lang, mostly. Yung manok ko, pinapapinance lang naman. Hindi naman ako nagpupusta lang malaki. So, yun lang yung ano ko, hilig sa manok. Kumuha ko ng magandang materials, breeding ako. Kung may mga makagusto, benta. Mm-hmm. Kung may magagandang papremyo, fight. Yun lang. Mm-hmm. Oo. Kasi yung area ko dito, 100 cords lang naman. Mm-hmm. So, I go quality lang. Pag yung hindi makapasa, saan? Iniihaw. Kaling na. Kaling na. Adobo na. So, yun lang. Mas ano lang, enjoy lang. Kasi maraming nasisira sa sabong or sugal. Tama.
pag nalulong ka dyan? Ano yung hindi, hindi marunong mag-control? Oo, hindi mo manage. Wala ka. Enjoy-enjoy lang kahit konti. At enjoy lang. Oo. Tama. Yun guys. Kanina nabanggit namin ni ano ni Boss Chris. Yung pagmamanok kasi guys, may iba kasing mga tao na bumibili lang ng manok para panglaban. Yun ang ginagamit para sa sugal lang talaga. Para bang bili siya ng manok para ipanlaban. Yung iba kasi guys, talagang nagbi-breeding. Kasi passion nila yun, nag-aalaga talaga. Tapos, siyempre, mag-aalaga ka, maganda yung alaga mo, marami na, nagbebenta. Tapos, yung mga hindi mabenta, yun ang pina-fight. So, may dalawang klaseng nagmamanok guys, yung pangsugal lang, at saka yung isa, yung passion talaga niya. Dito kay Boss Chris, passion yung inano niya dito. Kasi hindi siya masyadong pumupusta, hindi siya masyadong nagsusugal. Pero, maraming gumagamit ng mga manok niya kasi ano na eh, proven na kasi yung mga manok niya dito may mga abilidad. Boss, magtanong ko boss, itong mga bloodlines mo boss, saan mga galing to boss? Yung mga manok mo? Yung mga bloodline ko, pinofocus ko talaga recently yung galing kay Manong Benedict Granada, yung 226, meron din akong yellow legged galing kay RBP, and then meron ako kina Jojo, yung mga golden boy niya. So mostly yun ang pinofocus. Jojo Sasso? Oo. Mostly yun ang pinofocus ko ng mga lines. Tapos Boston from Iskulin. So far, yun lang. Even magpusta ko na maliit, pero yung mga bloodlines ko, quality naman. Medyo kaya nilang mag-compete sa mga high level na mga manukan. Oo, tama, tama. So guys, nakausap natin si ano, si Boss Chris. Tapos, balik na lang tayo guys pag mayroon tayong maisip na iba pang mga magagandang itanong natin, or baka bisitahin natin si Boss Chris doon na sa Kalahuan Cockpit Arena kasi may mga coming activities la guys, mga promotion sa ABB yung sa second leg, March 30 and 31. So baka makapasyal tayo doon guys at saka makilala natin yung ibang mga players doon. So yun boss, na kay additional, mayroon kang additional ka Saldivas? Siguro ano na lang, thank you for the time sa pag-visit ka Kugi, and sa mga friends natin na mahilig sa sabong, please tingnan natin at saka i-follow natin yung YouTube channel Kakugi TV. Kakugi TV. Yan. Ano lang siya, Cebu based, so at least ma-update tayo yung mga OFW natin kung ano yung mga backyard dito at saka activity natin sa Cebu. So, dagang salamat mga kakugi. So, yun guys. So, thank you so much, boss. Thank you, thank you. Thanks for the time. Maraming salamat. Oh, at saka, Boss Woody. Boss. Nakay kasulti, Boss Woody. Mahumukuan lang ko, boss. Kanang great lang ko sa mga kakugi. Kakugi na to. Mayong, panyada, maulan na yung akoan. Maulan nga adlaw di ron. Jo, kamera pun doon ni Boss Al, kay si Boss Joe yung si B1. Nagnaagi to sila lakaw, mga busy, wag yung makuntak. Sige boss, God bless nyo tanan. Salamat. Salamat. Salamat po kay Boss Chris. Boss, thank salamat. Thank you. So, yun guys. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong ano, kahit maliit konti na ano na kahit konting knowledge regarding sa pagmamanok. Tsaka guys, kung may mga tanong pa kayo regarding sa pagmamanok, regarding sa online, pwede niyo ma-visit yung Facebook account ni Boss. Okay na boss? Yes. Yes. Chris Jobs. Yes. Ito 'yon ang ano, ito yung Facebook account ni Boss Chris, guys. Ting. Yan. So, 'yon mga kakogi. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood niyo. Hanggang sa susunod. Dadalawin natin si Boss Chris doon sa Kalahuan. Mga kakugi, tandaan palagi. Basta magkugi, dunay ani. Okay.